Nagbubukas ang pelikula sa Mombasa, Kenya, kung saan makikita natin ang isang opisyal ng militar ng US na si Ray Garrison. Siya ay nasa isang solong misyon upang iligtas ang isang hostage mula sa isang teroristang grupo na nakapatay na ng apat sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay tumungo si Ray sa gusali at isa-isang pinatumba ang mga terorista, ngunit hindi nagtagal ay naabutan niya ang panghuling boss na hawak ang isa sa kanyang mga kasamahan bilang bihag. Ibinaba ni Ray ang kanyang sandata at nagsimulang makipag-ayos sa terorista. Ang huli ay humihiling ng isang helicopter upang makatakas, kung saan si Ray ay nagkunwaring sumang-ayon. Ngunit nang ilabas ng terorista ang kanyang telepono, mabilis na kinuha ni Ray ang kanyang baril at pinatay siya. Matapos matagumpay na makompleto ang kanyang misyon, umuwi siya sa kanyang asawang si Gina. Tuwang-tuwa silang magkita pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay at nagyakapan ang mag-asawa. Pagkatapos ay nagbakasyon sila sa isang baybayin ng Italia kung saan gumawa sila ng maraming magagandang alaala. Sa gabi, pagkatapos nilang magbakbakan, nakita ni Gina ang ilang mga gallows sa kanyang katawan at nag-aalala. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Ray na sa kabila ng lahat ng mga sugat ay lagi siyang uuwi sa kanya. Sa susunod na umaga nang magising siya, hindi na niya nakita si Gina kahit saan. Nakahanap siya ng isang tala sa halip na sinasabing lumabas siya para mag-almusal. Hindi ito masyadong inisip ni Ray at nagpatuloy na maghanda para sa araw na iyon. Ngunit ilang sandali lang ay pumasok ang dalawang hindi kilalang tao sa kanyang silid at inatake siya. Madaling natalo ni Ray ang dalawa at nagmamadaling lumabas para hanapin ang kanyang asawa. Sa labas ng kanyang pintuan, nakabangga niya ang isang British na lalaki at humingi ng paumanhin. Ngunit ilang sandali pa, natisod si Ray at bumagsak sa lupa na nahihilo. Dumating ang lalaking British upang tingnan siya, nagtatanong kung kailangan niya ng tulong. Gayunpaman, hindi nagtagal ay binago niya ang kanyang kilos at tinurukan si Ray ng pampakalma. Sa sumunod na eksena, nagising si Ray na nakatali sa isang upuan at napansin ng parehong lalaking British na sumasayaw sa harap niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Martin Axe at nagtanong kung sino ang nagbigay ng tip sa kanya tungkol sa sitwasyon niya sa Mombasa. Sumagot si Ray na hindi niya alam at trabaho niya ang sumunod sa mga utos. Napagtanto ni Martin na hindi siya basta-basta makikipagtulungan kaya't dinala niya ang isang nakagapos na Gina at binanta ang papatayin siya. Nakiusap si Ray na palayain siya dahil wala siyang kinalaman dito, ngunit tumanggi si Martin. Muli niyang itinanong kay Ray ang parehong tanong tungkol sa Mombasa, ngunit hindi pa rin ito masagot ng huli. Dahil dito, tuluyang binaril ni Martin si Gina gamit ang isang nail gun na pinatay siya ng walang awa. Ang pagkakita dito ay nagpawasak kay Ray at nagsimula siyang sumigaw na papatumbahin niya siya kapag nakawala siya dito. Binalaan niya si Martin na nakagawa siya ng matinding pagkakamali at mahahanap niya ito saan man siya magpunta. Pinasalamatan siya ni Martin para sa mga paalala niya, ngunit pagkatapos ay binaril niya si Ray sa ulo, na pinatay siya. Maya-maya ay makikita natin si Ray na nagising sa isang laboratorio. Habang lumilingon siya sa lugar na nalilito, isang lalaking nagngangalang Emil Harteng ang lumapit sa kanya. Sinabi ni Harteng na siya ang direktor ng isang kumpanyang tinatawag na RST na nangangahulugang Rising Spirit Technology. Dumating din ang isang babaeng nagngangalang Katie at ipinalam kay Ray na siya ay namatay at ang militar ay nagdonate ng kanyang katawan sa RST. Sinabi niya na walang pamilya si Ray dahil ibinibigay lamang ng militar ang mga bangkay na walang kumuha dito. Lumalabas na nagawang buhayin ng RST ang patay na si Ray gamit ang kanilang teknolohiya. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Harteng na ang RST ay nagpapatakbo ng ilang mga eksperimento upang maibalik ang mga kritikal na asset ng militar. Kabilang dito ang paglikha ng mga istruktura ng kalansay para sa maliksi at malalakas na katawan, pati na rin ang pagpapalakas ng nervous system upang mapabuti ang mga reaksyon. Habang nakagawa ang RST ng ilang groundbreaking na armas, si Ray ang unang taong nabuhay nila. Kakaiba na pinili nila siya sa experiment. Ipinaliwanag ni Harteng na siya ay nabuhay muli sa tulong ng mga nanites na mga biomechanical na konstruksyon. Pinahihintulutan din ng mga nanites si Ray na pagalingin ang kanyang sarili pagkatapos ng mga pinsala, ngunit dapat silang ma-recharge ng regular. Pagkatapos ay tinanong ni Harteng ang kanyang pangalan at ranggo ng militar, ngunit walang maalala si Ray sa kanyang nakaraan. Susunod, ipinakita nila kay Ray ang paligid ng lugar at natuklasan niya na mayroon din silang mga lugar ng rehabilitasyon kung saan ang mga dating sundalo na naibalik ang bahagi ng kanilang mga katawan ay nagtutulak sa kanilang sarili sa kanilang mga limitasyon. Ibinunyag ni Harteng na si Katie ay isang Navy swimmer sa Syria na nasaktan sa isang chemical attack na nakapinsala sa kanyang trachea.
Mayroon na siyang bagong respirator na lubos na nagpapabuti sa kanyang paghinga. Pagkatapos ay ipinakilala nila si Jimmy, isang dating opisyal ng Navy na nawalan ng dalawang paa sa isang pagsabog sa Afghanistan, ngunit ngayon ay nakasuot ng mga prosthetic na binti. Sumunod ay isang lalaking nagngangalang Tibbs na isang marksman sa Iraq. Nawala ang kanyang paningin ngunit ito ay naibalik na may mga advanced na eye implants. Kinagabihan ay nagising si Ray mula sa kanyang pagtulog at nagpas siyang tuklasin ang pasilidad. Sinuntok niya ang isang haligi, ngunit sa halip na siya ay masugatan, ang haligi ay nagkaroon ng crack. Tuwang-tuwa si Ray nang mapagtanto niyang mayroon siyang lakas na higit sa 100 tao ang lakas. Maya-maya, nadatnan niya si Katie na nagsasanay sa ilalim ng tubig. Hindi nagtagal ay lumabas siya sa pool at sinabi sa kanya ni Ray na nagkaroon siya ng bangungot, ngunit tumugon si Katie na imposible dahil wala siyang mga alaala. Pagkatapos nito, inanyayahan siya nito para sa isang inumin na sinangayunan niya. Nagbahagi sila ng ilang inumin habang nakikinig ng musika, ngunit pagkatapos ng unang paghigop, nagsimulang maalala ni Ray ang kanyang nakaraan sa Mombasa. Sa wakas ay naalala niya ang relasyon nila ni Gina at kung paano siya pinatay ni Martin Axe. Dahil sa galit, sumumpa siya na hahanapin ang kontrabida at papatayin siya. Kasunod nito ay umalis si Ray sa pasilidad at gumagamit ng mga advanced na nanites upang subaybayan ang lokasyon ni Martin sa Hungary. Samantala, nakipag-usap sa kanya si Harteng sa pamamagitan ng mga microprocessor sa kanyang utak, nagbabala sa kanya na huwag pumunta doon. Sinabi niya kay Ray na pag-aari na niya ito, ngunit hindi iyon iniisip ng huli. Ang ating bayani ay nagnakaw ng eroplano mula sa RST at natututo kung paano ito paliparin mula sa isang manual na nakita niya sa internet. Di nagtagal, narating ni Ray ang Hungary at na-corner si Martin at ang kanyang mga armadong tauhan sa isang lagusan. Ngunit sa isang twist, hindi na nabigla si Martin nang makitang biglang nabuhay ang taong pinatay niya. Ngunit tiyak na natatakot siya, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin siya. Madaling nagawang talunin sila ni Ray at sa kabila ng pagbaril ng ilang beses ay gumaling ang kanyang mga sugat sa loob ng ilang segundo. Matapos patayin ang lahat ay hinarap niya si Martin na agad na nagsimulang magsumamo para sa kanyang buhay. Sinasabi niya na minamanipula siya ni Harteng at matutulungan siya nito. Gayunpaman, tumanggi si Ray na makinig at brutal na binaril siya hanggang sa mamatay upang makumpleto ang kanyang paghihiganti. Kinaumagahan, nagmaneho si Ray sa isang lugar kung saan naghihintay si Katie, Jamie at Tibbs. Sinabi nila na hindi kinakailangan na habulin nila siya dahil alam nilang babalik siya sa pasilidad. Nagpapakita na ang mga nanites ay humina ang energy dahil ilang beses nang nirepair nito ang mga pinsala sa kanyang katawan. Sa gabi, habang kinakargahan ni Ray ang kanyang energy, biglang nagpakita si Jamie sa lugar. Nagpapakita na sa oras ng charging process, hindi makakagalaw o makakapagsalita si Ray. Sinasamantala ito, kinutsa siya ni Jamie sa pagiging tanga para maniwala na patay na si Gina. Nagulat si Ray sa paghahayag na ito, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Sa puntong ito, natuklasan natin na ginagamit ni Harteng si Ray bilang puppet para patayin ang kanyang mga kaaway. Nagtanim siya ng mga maling alaala sa isip ni Ray sa tulong ng kanyang programmer na si Eric. Lumalabas na ang lahat ng nakita natin sa simula ng pelikula ay isang simulation lamang na idinisenyo upang linlangin si Ray. Sa katotohanan, hindi pa nakikilala ni Martin si Ray o pinatay ang kanyang asawa. Si Martin ay hindi ang unang biktima dahil si Ray ay pumatay ng maraming tao sa ilalim ng parehong pagkukunwari. Ang mga target na ito ay mga dating RST scientist na umalis sa kumpanya para sa ilang kadahilanan. Matapos mawalan ng malay si Ray, sinimula ni Eric na i-reset ang kanyang mga alaala at binago ang kanyang alaala sa pagkamatay ni Gina. Pinalitan niya ang mukha ni Martin ng isa pang lalaking tinatawag na Boris. Nakita ni Katie na nakakabahala ang buong sitwasyon at hiniling na huminto si Harteng. Gayunpaman, itinuro niya sa kanya na isipin ang kanyang sarili at tumutok sa kanyang trabaho. Nagbabanta siya na ititigil ang kanyang sistema sa kanyang dibdib kung mangangahas siyang makialam muli. Maya-maya ay nagising muli ang nareboot na si Ray sa isang nalilitong estado. Ipinakilala ni na Harteng at Katie ang kanilang mga sarili at ipinakita sa kanya ang paligid ng pasilidad tulad ng dati. Kinagabihan habang nagiinuman muli si na Katie at Ray, naalala niya ang pagkamatay ni Gina at kinilala niya si Boris bilang pumatay sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nagnakaw si Ray ng eroplano mula sa pasilidad upang magawa ang trabaho. Nagkunwaring pinipigilan siya ni Harteng gaya ng dati, ngunit ayaw makinig ng isang mapaghiganti na Ray. Di nagtagal, nalaman ni Ray na ang kanyang target ay nasa England at nagpunta doon.
Hindi nagtagal ay pumasok siya sa mansyon ni Boris at sinimulang patayin ang kanyang mga tauhan isa-isa. Samantala, hinahack ni Eric ang mga CCTV camera ng mansyon na nagpapahintulot sa kanila na makita kung ano ang nangyayari. Natuklasan niya na kinuha ni Beres si Wiggins, isang mahusay na programmer na gumagawa ng EMP device na gagamitin laban kay Ray. Napag-alaman na ang device na ito ay naglalabas ng electromagnetic pulse na kayang sirain ang lahat ng nanite na nagkukumpuni sa katawan ni Ray. Gayunpaman, bago ma-activate ang device, dapat itong ma-charge sa 100% na kapasidad. Napagtanto ni Harteng na masyadong mapanganib ang sitwasyon at inutusan si Ray na umalis. Gayunpaman, binaliwala ng huli ang babala at pinatay ang connection niya. Bago ganap na ma-charge ang EMP, pumasok si Ray sa kwarto ni Beres at sinimulang akusahan siya ng pagpatay sa kanyang asawa. Ang lalaki ay nalilito at itinanggi ang pagpatay sa sinuman, ngunit binaril siya ni Ray hanggang sa mamatay. Makalipas ang ilang sandali, may nag-activate ng EMP, dahilan para tumigil sa paggana ang kanyang nanite. Agad na bumagsak si Ray sa lupa at nawalan ng access ang RST sa kanya. Sa sumunod na eksena, nagising siya sa isang malakas na charge ng kuryente at nakita si Wiggins sa harap niya. Ipinapalagay ni Ray na siya ay nasa panganib, ngunit nilinaw ni Wiggins na wala siyang pakialam sa pagkamatay ni Beres at napipilitan lamang siyang magtrabaho para sa kanya. Gusto niyang tulungan si Ray at magtanong tungkol sa motibo niya sa pagpatay kay Beres. Ipinaliwanag ni Ray ang pagkamatay ng kanyang asawa ngunit inamin na nakikita niya ang iba't ibang mukha ng pumatay sa kanya. Nang marinig ito, mabilis na hinusgahan ni Wiggins kung ano ang ginagawa ng RST. Ibinunyag niya na may mga alingongaw ng mga taong umalis sa RST na sunod-sunod na pinatay na ang paraan ay lumalabas na personal na paghihiganti. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Ray na ang kanyang memorya ay minamanipula at ang RST ay ginagamit siya bilang isang laruan upang pumatay ng mga tao. Nagulat si Ray sa revelasyon at inaakala din niyang buhay pa si Gina. Nagpa siya siyang hanapin siya, ngunit nag-aalala si Wiggins na kung aalis siya, muling buburahin ni Harteng ang kanyang mga alaala at ipiframe siya bilang mamamatay tao. Tiniyak sa kanya ni Ray na hindi ito mangyayari, kahit na wala siyang dahilan para tiyakin iyon at binibigyan siya ng sample ng kanyang dugo ng nanite para sa inspection. Pagkaraan ng ilang sandali, natunto ni Ray ang kinaroroonan ni Gina at pinuntahan siya. Natutuwa siyang makita siya pagkatapos ng napakatagal na panahon at mainit nilang niyakap ang isa't isa. Gayunpaman, nang ihayag niya na umuwi siya para makasama siya, natarante siya. Ipinaalam sa kanya ni Gina na 5 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita at nagkahiwalay sila ng landas. Isa pa, siya ay nag-asawang muli at may 2 anak. Nang marinig ito, nalungkot si Ray at umalis nang walang sinasabi. Habang nagmamaneho siya, bigla siyang binangga ng isang armored vehicle. Natunton pala siya ni na Jimmy at Tibbs at tinutugis na siya ngayon. Walang humpay nilang hinahabol si Ray sa lungsod at nawasak ang mga prosthetic na binti ni Jimmy nang bumangga ang isang truck sa kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, binaril ni Tibbs si Ray gamit ang isang bala na may kakayahang e-disable ang mga nanite na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Sa susunod na eksena, muling ibinalik si Ray sa lab. Pagkatapos ay inutusan ni Harteng si Katie na habulin si Wiggins ngunit tumanggi siyang gawin ito. Ito ay labis na ikinagalit ni Harteng kung kaya't pinatay niya ang kanyang respirator, dahilan upang siya ay mahirapang huminga. Nang walang ibang mga pagpipilian, sa wakas ay sumang-ayon si Katie na gawin ang trabaho. Pagkatapos, makikita natin siya na papalapit kay Wiggins sa kalsada at humiling sa kanya na sindihan ang kanyang sigarilyo. Siya ay walang pakialam na sumang-ayon, ngunit sa sandaling malanghap niya ang usok mula sa sigarilyo, siya ay nawalan ng malay. Maya-maya, inilagay ni Harteng si Ray sa isang simulation at naghahanda na burahin muli ang kanyang memorya, ngunit sa sandaling ito, bumalik si Katie at nagsinungaling sa kanya na nagsasabing nakatakas si Wiggins. Napag-alaman na lihim siyang nakipagsanib-puwersa kay Wiggins na kasalukuyang naghahack sa RST system. Makalipas ang ilang sandali, nagsisimula na ang proseso ng pag-reset kay Ray, ngunit pumasok si Katie sa control room at pinigilan ang paggana ng system. Nang malaman nito ni Harteng, sinubukan niyang patayin siya sa pamamagitan ng pag-off ng kanyang respirator, ngunit napigilan na ni Wiggins ang pag-access niya sa kanyang implant, kaya hindi na niya kayang masaktan pa siya. Sa sandaling ito, nagising din si Ray at nagsimulang gumawa ng kalituhan sa pasilidad sa pamamagitan ng paghahagis ng mga granada. Pinipilit nito si Harteng na magmadali sa kaligtasan at inutusan sina Jimmy at Tibbs na pangasiwaan ang sitwasyon. Pagkatapos ay ikinabit ni Jimmy ang mga robotic na braso sa kanyang likod at hinabol ng 2 si Ray. Gayunpaman,
kahit na ang kanilang pinagsamang puwersa ay walang talab para kay Ray dahil sa kanyang makapangyarihang nanites. Nag-away ang tatlo malapit sa isang elevator hanggang sa magsimulang gumuho ang istruktura. Hindi nagtagal ay nahulog si Tib sa kanyang kamatayan habang sumisigaw ng tulong, ngunit walang pakialam si Jimmy. Desidido siyang pabagsakin si Ray at ang dalawang lalaki ay nagsimulang mag-away ng buong lakas at tuluyang bumagsak ang elevator dahilan para mahulog sila mula sa gusali. Namatay si Jimmy sa impact habang mabilis na nakabawi si Ray dahil sa kanyang nanites. Dahil nabigo ang kanilang plano, tumakas si Harteng sa kanyang sasakyan. Ngunit naabutan siya ni Ray. Pagkatapos, ang masamang siyentipiko ay nagpaputok ng maraming granada sa kanya na nagdulot ng malaking pinsala. Ngunit nagawang makabawi ni Ray sa bawat pagkakataon dahil sa puso ng kanyang nanites. Pagkatapos ay binalaan niya ito na kapag umabot sa zero ang kanyang nanites ay mamamatay siya. Makalipas ang ilang sandali, nahuli ni Ray ang huling granada at nagsimulang lumapit sa kanya. Sa huli, isinakripisyo ng ating bayani ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng granada sa pagitan nila ni Harteng na ikinamatay nilang dalawa. Sa huling eksena, hindi inaasahang nagising si Ray upang makita si Wiggins sa kanyang harapan. Lumalabas na binuhay siya ni Wiggins at napabuti ang tibay ng mga nanite. Nangangahulugan ito na hindi na niya kakailanganin na i-charge ang mga ito sa lahat ng oras hindi tulad ng dati. Nagpasalamat si Ray sa kanya at nagtungo sa labas kung saan niya nakita si Katie. Humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling sa kanya at pagtatago ng lihim sa mga plano ni Harteng. Ngunit, mukhang wala na itong pakialam doon. Ipinaliwanag ni Ray na kahit hindi nila mababago ang kanilang nakaraan, masaya siya na magagawa nilang kontrolin ang kanilang kinabukasan. Nagtatapos ang pelikula habang nagmamaneho ang tatlo habang lumulubog ang araw para sa paghahanap ng bagong buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!